Dinigdadalig ni Tessa ang boses ng kanyang ina kahit di pa siya tuloy nakakapasok sa loob ng kanilang bahay. Basis to, natitiyak niyang may kaaway ito. Binilisan niya ang paglalakad. Pagdating niya sa sala, naabutan niya ito na asik na manager nito na si Mildred Corazon, habang nakatunghay naman sa dalawa si Ate Lani. "What's wrong with you, Ruth?" tanong ni Mildred sa mommy niya. Nababakas ang galit sa mukha nito. "I kissed him," sagot ng mommy niya. May hawak tong kupita sa isang kamay na alam niyang alak na naman ang laman. "Oh yeah, napakagaga ko nga naman para hindi ko malaman na nasa picture. Just me, your Ruth. Halos kaedad na ng anak mo si Lucas. Nababaliw ka na ba? Hindi ka na baguhan para magpagamit para lang pag-usapan siya." Paasik na sabi ni Mildred. Tahimik siyang lumapit kay Ate Lani. "Ano nangyayari?" tanong niya sa mahinang boses. "Lumalala ng mommy mo," tanging naisagot ni Ate Lani. Napatingin siya sa mommy niya ngayon pa na ang simsim sa kopita nito habang nakatingin sa kawalan. "Ano ngayon sasabihin mo sa press na hindi mo sinasadya? Kala mo ba paniniwalaan ka pa nila this time? Pagkatapos mo mag-walkout na isang buwan sa show mo, you are getting worse, Ruth. At di ko alam kung bakit kailangan mo magkaganyan," leta niya ni Mildred. Hindi niya masisisi kung gano'n na lang galit ng ginang sa kanyang ina. Her mother had been a problem this past year. Halos buong taon to walang ginawang maganda sa trabaho. Kung hindi nga lamang tumitira na sa show business, baka nawala na to ng projects. Naging sila ni Ate Lani sumasakit ang ulo dahil sa pinaggagawa nito. "Ikaw nang bahala, Mildred. Hindi na ako magsasalita." Tila bali walang sabi ng mommy niya. Pagkatapos ay mabilis na naglakad palayo. "Subukan mong kausapin ng mommy mo, Tessa." Baling sa kanya ni Mildred. "Anong sasabihin ko? Di naman niya ako pakikinggan," sagot niya. "Subukan mo lang. Honestly, hindi ko na lamang gagawin ko. Huwag niya akong sisihin kapag wala na siya nakuha ang trabaho. I did everything to protect her, pero siya mismo ang sumisira sa career niya. At isa pa, alcoholic na yung mommy mo." Mahabang tugon nito. "I know. Salamat sa tiyaga. Pasensya na." Pagpapakumbaba niya. Bumuga ng hangin si Mildred. "I'd better go. Marami pa akong asikasuhin. Tatawag na lang ako. Paalam nito." "Una, sinabi niya may asawa ng tatay ko at bastarda ako. Now this." Sabi niya nang sila na lamang ni Ate Nani ang naiwan sa sala. "Sinabi na pala niya sa yung tungkol sa daddy mo," tanging nasabi nito. Hinilot niya ang kanyang sentido. "I'll talk to her," aniya sa kalaglakad patungo sa kwarto ng mommy niya. "Hayaan mo na muna siya magpahinga," pigil nito sa kanya. Hindi niya ito pinakinggan. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad na animo walang sinong makakapigil sa kanya. "Mom, pwede ba tayo mag-usap?" Bungad ni Tessa sa mommy niya pagkabukas niya sa pinto ng salid nito. Nakataligod to sa kanya na tila may kung anong tinatanong sa bintana. Napabuntong hininga siya na makita sa tabi ang kopita na may lamang alak. "Kung tungkol sa nangyari ang pinunta mo, wala tayong dapat pag-usapan," tugon nito. "Bakit ganito ang paraan mo? Bakit di mo subukang isipin kung may nadadamay sa mga pinagagawa mo?" Sumbat niya habang papalapit dito. Humarap ito sa kanya. "Anong gusto mong palabasin? Na napapahiya rin kami sa ginagawa mo. Lalo na ako," galit na sabi niya. She snorted. "Yun ay dahil nakikialam ka. Dahil hindi ako kagaya mo." Unti-unti nag-init ang mga mata niya. "Hindi ako kagaya mong walang pakialam kahit may nasasaktan na." Natigilan to. Nabakas ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Gayon may agad ding natabunan niya ng matigas na ekspresyon sa mukha nito. "You know nothing about what I feel, Tessa. Stop talking like you care," sagot nito. Nag-iwas ng tingin si Tessa. "Ikaw ang una nagparamdam sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagtutulak sa akin palayo sa'yo. Ikaw ang walang pakialam sa akin. Pinaparamdam mo kung gaano ka nagsisisi na naging anak mo ko." Puro ng hinanakit na sabi niya. "Gusto mo talagang malaman? I hate the truth that I had a child at the age of 20. I thought of being happy when I got pregnant with you. Dahil iniisip ko na pananagutan ako ng tatay mo. Na ako ang pipiliin niya pero ano? He was such a weakling." Impit siyang napahikbi sa sinabi nito. Pakiramdam niya may pumipigas sa puso niya. Hindi niya akalaing ito ang magdudulot sa kanya ng galong klase ng sakit. "What happened to you, Mom? Tell me." Nasasaktang saad niya. Bumuntong hininga ito saka pumihit paharap sa bintana. Tila may pinahid tumula sa mga piskin nito bago nagsalita. "Stop grieving as if I died. Oh God, I hate this mess." Anito sa pinit pinalalamig na tinig. Gusto niyang tumakbo palapit dito at yakapin to. Para tunawin ang yelong pilit itong ibinabalot sa puso nito. Hindi siya naniniwalang intensyon itong saktan siya. Alam niyang may dahilan ang lahat ng ginagawa nito. Hindi siya umimik. Tinitigan na lamang niyang nakataligod na figura nito. Total saning na siya sa ugali nito. Ilang beses na ba nitong sinabi mga salitang binitawan nito?
It seemed like a million times. Hanggang dito sa kinatatayuan ko, ramdam ko ang galit mo. I can hear your every cry. Maya-maya, sabi nito, bahagya siya nilingon. Magpahinga ka na. I can't comfort you. Noon, tuloy ang bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Dalig-dalig siyang tumakbo palabas sa salid nito. Tinungo ang kwarto niya. Humagulgol siya ng iyak. Umaasang kasabay ng pagluha niya ay manonood din dito para yung ang sakit na nararamdaman niya. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Hilam sa mga luha habang ang mata niya nang abutin niya iyon. Nahiling niyang sana si Chester ang tumatawag. Hello, Tessa. Hindi niya naitago ang pagkikbi niya nang marinig ang boses ng nasa kabilang linya. Tristan? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Halata ang pag-aalala sa tinig nito. Hindi ah, may sipon lang ako. Sinubukan niyang magdahilan. Bumuntong hininga to bago inulit ang tanong sa kanya. Ano nangyari? Wala nga, busy ka ba? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi naman, bakit? Pwede ba tayo magkita? Tumawa to ng mahina. Sige, saan? Ite-text ko sa'yo. Sagot niya pagkatapos nagpaalam dito. Hindi nakaligtas kay Tristan ang kakaibang reaksyon ng mga magulang niya nang ipakilala niya sa mga ito si Tessa. Palibha sa araw na linggo kaya pareho itong nasa bahay nila. Sinama niya roon si Tessa dahil naramdaman niya kailangan nito ng kausap. Nang marinig niya kanina sa talk show na pinapanood ng nanay niya ang intriga tungkol kay Ruth Estrella, agad pumasok sa isip niya si Tessa. Nang tumawag siya sa cellphone nito, agad niyang nahimigan sa boses nito na may dinaramdam ito. Lalo siya nag-alala nang hindi nito sabihin sa kanyang problema kaya umoo agad siya na magaya itong makita sila. Dahil may kailangan pa siyang tapusin na requirement sa art subject, niyaya na lang niya ito sa bahay nila. Natitiyak kasi niyang gagabihin sila kung magpupunta pa sila nito sa kung saan-saan. Mabuti na lang hindi mahirap kausap si Tessa. Pumayag agad to nang sabihin niyang huwag na itong magdala ng sasakyan dahil susunduin niya ito. Hindi ito nagreklamo nang sumakay sila sa jeep papunta sa bahay ng pamilya niya. Sa buong biyahe nila, malungkot ang mga mata nito at matamlay ang ngiti. Nang tanungin niya ito, sinabi nitong nababagot lang ito, kaya nakipagkita ito sa kanya. Sandali lang mga anak, may aasikasuhin lang ako sa kusina. Paalam sa kanila ng kanyang ina. Ginitian nito ni Tessa. Maya-maya nagpaalam din ang ama niya na lalabas ng bahay. Ayaw yata nila sa akin. Mahinang sabi ni Tessa nang maiwan sila sa sala. Ngumiti siya. Hindi naman, sandali at ikukuha kita ng juice. Aniya saka tumayo at pumunta sa kusina. Nadatnan niya roon ang kanyang ina na nagtitimpla ng juice sa pitchel. Sandali siyang salilipan ito bago muling bumaling sa ginagawa. Pagkatapos ko rito, ibigay mo to sa bisita mo. Bibili lang ako ng tinapay kinamaring. Mama, ang ganda naman ang dilala mo rito anak. Mukhang artista. Anito. Ma, anak siya ni Ruth Estrella. Natigilan to sa paghahalo ng juice. Sinasabi ko na nga ba? Mahinang sabi nito. Kumunot ang noo niya. Sa reaksyon nito, animo kilala nito si Tessa ng personal. Nag-artista siya dati kaya siguro kilala mo siya. Mayaman siya anak. Anito ang tila na balisa. Ipapakilala ko lang siya sa inyo. Kung magsalita kayo para naman mag-aasawa na ako eh. Nagkibit balikat ito. Naramdaman niyang tila may kung anong tumatakbo sa isip nito. May problema ba mama? Tanong niya. Lumingon to sa kanya. Hinintay niya ang sasabihin nito. Wala namang masama. Nasabi mo lang kasi sa amin noon na hindi ka na muna mag-girlfriend habang nag-aaral ka. Sagot nito. Hindi agad nakaimik si Tristan. His mother was right. Sinabi niya yun sa mga magulang niya dahil kapag nagkataon, mahirapan lang siyang umalis ng Pilipinas. Malinaw pa sa kanya ang mga plano niya sa buhay. Hanggang dumating sa buhay niya si Tessa. He did everything he could to stay away from her. Ngunit hindi niya kayang labanan ang kanyang nararamdaman. Hindi pa naman ganun kaseryoso ma. Yun lang ang naisip niya ang dahilan sa mama niya at sa sarili niya. Alam ba niya na pagkatapos mo sa course mo eh kukunin ka ng ninong mo? Alam ba niya ang tungkol sa pagpunta mo sa New York? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa tanong nito. Hindi pa. Kumuha ito ng dalawang baso. Saka nilagay yun sa plastic tray kasamang tinimpla nitong juice. Hindi ordinaryong tao si Tessa Tristan. Anak mayaman. Anak ng artista. Hindi mo kabisadong takbo ng isip na katulad niya dahil magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Sa ngayon siguro nagkakasundo kayo dahil nagkagustuhan kayo. Pero magkaiba pa rin kayo. At isa pa, anak siya ni Ruth Estrella. Sabi ng kanyang ina. Hindi naman ho ako nagpapabaya. Alam ko ho ang dapat kong gawin. Hindi nga sila ordinary pero hindi ibig sabihin hindi na sila tao. Paliwanag niya. Bumuntong hininga ito. Halatang hindi itong kumbinsido sa sinabi niya. Minsan ang sumagi sa isip niya mga sinabi ng kanyang ina. Ngunit mabilis niyang silang tabi iyon dahil nanaig ang kagustuhan niyang makasama si Tessa. Hindi yun ang iniisip ko. Tugon nito.
Kumunot ang noon niya. May hindi pa ba ito sinasabi sa kanya? Ano nga ho ba talagang iniisip ninyo? Si Papa parang tumingin to sa kanya. Nasaan ang Papa mo? Nagkibit balikat siya. Lumabas, Mama. Huwag naman kayo magalit sa akin o kay Tessa. Bumuga ito ng hangin. Nag-aaral lang kami ng tatay mo. Kilala ko si Ruth. Marahil bigla itong uminto sa pagsasalita. Tila may nasabing hindi dapat ito sabihin. Kilala niyo ang mommy ni Tessa? Paano? Talong niya. Umiling-iling ito. Kilala ko siya dahil artista siya. Sige na, dalhin mo nito sa bisita mo. Iniabot na nito sa kanya ang tray. Wala siya nagawa kundi sumunod sa sinabi nito. Wala ka bang assignment o research na dapat gawin? Tanong ni Tristan kay Tessa. Marahil para basagin ng katahimikan sa pagitan nila. Wala naman, sagot niya. Nagkahawak kamay sila habang palabas ng eskinita kung saan nakatira ang binata. Madalas kasama sa ganong lugar sa mga shooting location niya noong artista pa siya kaya nagkamali si Tristan kung iniisip itong hindi siya pamilyar sa lugar nito. She may live in a mansion but she knew the real world. Kuminsan nga, mas gusto pa niyang doon tumira kaysa mamuhay sa klase ng mundo niya. Ang totoo, tinatago lamang ang pera ng gulo ng buhay niya. Sure? Baka naman tinatamad ka lang gawin kaya tinatago mo sa akin. Anito? Akwang sasagot siya nang bigla siyang kabigin nito. Muntik na pala siyang mahagip ng pedicab. Konting ingat naman pare. Sigaw nito sa pedicab driver. Sorry Tristan, ganda ng cheeks mo. Ganting sigaw nito. Saka mabilis na pinatakbo ang pedicab papalayo. Tumingala siya kay Tristan na nakayakap sa kanya. Biglang hindi niya maigalaw ang katawan niya palayo rito. Maganda ka naman talaga. Mahinang sabi nito. Ngumiti siya. Thanks. Inilayo nito ang katawan sa kanya saka sila nagpatuloy sa paglalakad. She felt so safe with him. Wala siyang pakialam kahit saan sila pumunta. Alam niyang basta't kasama niya ito'y walang masamang mangyayari sa kanya. Tristan! Sabay silang lumingon sa tumawag dito. Sinong kasama mo? Tanong ng isang babae na malamang ay kapitbahay ni Tristan. Nakatingin ito sa kanya. Kaibigan ko, sagot ni Tristan. Ngumiti siya rito. Ang ganda naman niyan, parang artista. May kamukha pa nga yan eh, sabi ng babae. Baka kamukha lang, ani Tristan na pasimpleng pinisil ang kamay niya. Hindi eh. Anang kapitbahay nito, tila nag-iisip. Hindi pa man ito natutukoy kung sino siya, tinawag nito ng isang ginang na may akay-akay na bata. Minda, yung sinabi mo kanina na issue ni Ruth na nasa TV, ang nandi talaga ng gurang na yun. Mabilis naglakad ang mga kapitbahay ni Tristan palayo sa kanila. Tumahip ang dibdib niya. Parang anumang oras matutunaw siya sa kinatatayuan niya. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Tristan sa kalakad takbong tinungo ang direksyon palabas sa lugar na iyon. Sa likuran niya, narinig niya ang sunod-sunod na pagtawag ni Tristan sa pangalan niya. Napailing si Tristan ang mabuti niya sa Tessa. Maimbing na natutulog habang nakasubsob ang ulo sa mesa. Kanina nakatanggap siya ng text message mula kay Kylie na hindi pumasok si Tessa sa klase nito. Tessa, tawag niya rito. Madaling araw na at magsisimula na mag-alisa ng mga tao sa bar na yon kung saan malamang naglasing ito. Bahagya lang itong kumilos. Ano ba? Halika na, umuwi na tayo. Sinumbukan niyang iangat ang ulo nito pero pumalag ito. Iwan mo ko, pagtataboy nito sa kanya. Sa halip sundin ng dalaga, kinuha niya ang purse nito. Saka binuhat ito palabas doon. Marahil dala ng kalasingan kaya hindi dito pumalag. Tinungo niya ang parking area pagkatapos sinanap ang kotse nito. Na makita niya ang sasakyan, maingat niyang pinupo si Tessa sa hood niyon habang nakaalala ang isang kamay niya rito. Mabilis sinagilap ng malayang kamay niya ang susi sa purse nito. Ilang sandali pa ay naipasok niya si Tessa sa loob ng kotse. Mabuti nilang tinuruan siya ng kanyang ama na magmaneho. Siya kasing inaatasan itong humalili sa pinapasada nitong taxi tuwing inaatake ito ng migraine. Mabilis siyang pumesa sa driver's seat. Saka pinasibal ng sasakyan. Habang nasa daan, iniisip ni Tristan ang kalagay ni Tessa. Na mga nagdaang linggo, madalas itong lumiliban sa klase. Gustuhin man niya na palaging sabaybay ng dalaga, hindi maaari dahil abala siya sa kanyang pag-aaral. He asked Kylie for help but she refused. Ilang beses na rin itong kinausap si Tessa pero hindi nakinig dito ang huli. Tessa was getting worse at di niya kayang tingnan ito sa ganong kalagayan. He had to do something. Malapit na sila sa bahay ng mga Estrella nang tumunog ang cellphone nito. Inabot niya yun mula sa purse ni Tessa. Saglit niyang tinignan ang pangalan na ka-register sa screen. Lani. Kapag Juan, sinagot niyang tawag. Tessa, nasan ka? Bungad na nasa kabilang linya. Na-imagine niyang nag-aalan ng mukha ng isang may edad na babae dahil sa tono ng boses nito. Kasama po niya ako. Lasing na siya. Iyatid ko na po siya sa bahay niya.
Sino ka? Tanong nito. Si Tristan po, kaibigan ni Tessa. Sagot niya. Ikaw bang kasama niya maglaseng? Hindi po. Tinext lang po ako ni Kylie na naglaseng si Tessa sa isang bar. Pinuntahan ko po si Tessa para sunduin. Paliwanag niya. Malapit na ba kayo? Tanong ulit nito. Opo. Sige, mag-ingat kayo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kausap bago nito pinutol ang tawag. Sinulya pa ni Tessa na natutulog na si Tessa. She slept like an angel although she was wasted. Bumuga siya ng hangin saka ibinaling ang tingin sa kalsada. Malamang na naghihintay sa bahay ng mga Estrellang babaeng tumawag dito. Muli, napuno ng pag-aalala ang dibdib niya. Gustoin man ni Tessa tumalikot at bumalik sa pinanggalingan niya, wala na siyang magagawa. Sigurado siyang nakita na siya ni Tristan. Halos nandito kumukurap habang papalapit sa kanya. Nginitian na ito. Hindi niya inaasahan na ito ang maghahatid sa kanya sa bahay nila nang minsang nalasing siya. She never thought that Kylie would call him. Hi, bati niya. Sa halip ganti ng pagbati niya, tinanggihan lang siya nito. Nag-iwas siya ng tingin. Paano matapal lang nito naninermo na? Mukha ka pa rin lasing. Anito, hangover lang. At nasasanay ka na. Putol nito sa sasabihin pa niya. She sighed in frustration. Ayokong pag-usapan Tristan, may klase pa ako. Aniya sa kanilang pasanto. Totoong may hangover pa siya dahil masakit ang kanyang ulo. Pagkagising pa lang nag-almasal na siya ng sermon mula kay Ate Lani. Ayaw niyang dumagdag pa si Tristan. May bagong issue tungkol sa mommy mo. Sabi nito nakapagpahinto sa kanya. Naiinis na lumingon siya rito. What about it? Nanay mo dahilan kaya ka nagkakaganyan, diba? Lumapit siya rito. Nainis na sinuklay niyang daliri sa kanyang buhok. Tristan, please, wag dito. Wag ngayon. Bakit ayaw mong pag-usapan? Tanong nito. Napangiwi siya. Bakit? Pinag-uusapan na ng buong mundo ang chismis sa nanay ko at malamang hanggang dito sa school damay ako. Pagkatapos gusto mo pang pag-usapan natin? Baka nga mamaya lang makakita na ako ng vandal na nagsasabing I'm a daughter of a whore. Tumigil ka nga. Saway nito, saka saglit na inikot ang tingin sa paligid. Naiintindihan ko nararamdaman mo. No you don't. Putol niya sa sasabihin pa nito. Tessa. Tinalikuran niya ito. Isa sa Tristan sa nagpakita kung gaano kagulo ang mundo niya because he was the perfect opposite of it. Akmang maglalakad sa palayo rito nang bigla siyang hilahin ito sa palapulsuhan. San mo ako dadalhin? Nagtatakang tanong niya habang papalabas sila ng building. Mahigpit ang pagkakahawak ito sa kanya kaya hindi niya magawang kumawala. Tristan, ano ba? Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, sabi nito habang naglalakad. Mabilis silang darating ang parking lot kung saan naroon ang kanyang kotse. Sakay! Utos nito. Tristan, sakay! Mariing sabi nito. Tessa saw the rage in his eyes. Wala siya nagawa kundi sundin to at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Ano bang gagawin natin dito? Tanong ni Tessa kay Tristan habang nililibot ang tingin sa mong paligid. Nasa isang abandonadong gusali sila hindi kalayuan sa universidad. Sa palagay niya hindi natapos ang construction ng gusali. May tatlong palapag iyan na tanging ang framework lang ang nabuo. Kasalukuyan silang nasa ikalawang palapag na sa sobrang lawak ay parking lot animo. Sandali lang. Tugon ng binatang abala sa paghahalungkat ng kung ano sa isang sulok. Ano bang ginagawa mo dyan? Eto. Nilabas nito ang itim na comforter. Pagkatapos pinagpag-iyon. Anong gagawin mo dyan? Tanong niya habang umiiwas sa alikabok. Bahagya siyang napaubo. Sorry. Anito sa kalaglakad palayo. Saan ka pupunta? Halika. Umakyat to sa ikatlong palapag. Wala siya nagawa kundi sumunod dito. Tristan, tawag niya sa binata. Inilatag nito ang comforter sa tapat ng animo terrace na walang anumang nakaharang. Umupo ito ron saka si Sinenya sa nalumapit dito. Napakulot noo siya. Anong trip mo? Mabuti na lang nakapantalon siya kaya hindi siya nahirapang umupo sa tabi nito. Tumatambay. Bali walang sagot nito. And this is your idea of hanging out? She asked in surprise. Oo, sagot nito. Di naman ako kagaya mo na sa isang mamahaling bar, mall o kaya mamahaling sports complex ang ideya ng hanging out. Sa ganito lang okay na ako, kami ni Mateo. Yeah, I mean, I'm sorry. Hinging paumanhin niya. Okay lang, ngumiti ito. Bagaman tila baliwala rito ang sinabi niya, alam niyang kahit papaano yung apekto nito sa sinabi niya. Nagbabase ng tingin. Naiiya siya sa binata dahil masyado siyang naging mapagmataas. Dito kami tumatambay ni Mateo kapag may oras. Anito. Muli siyang bumaling dito. Nakatanaw to sa malayo na tila may kung anong inaalala habang nagsasalita. Ganon din ang ginawa niya. Mula sa pwesto ni Tessa natatanaw niya ang mga talahib na nakapaligid sa gusaling kinaroroonan nila.
Sa mas maraming lugar na naabot ng paningin niya, nakita niyang naglalakay ang gusali. Kabilang ng universidad nila. Huminga siya ng malalim ang tanong niya sa likuran. Nang lahat ng iyon ang papalubog na araw. Paano mo na-discover ang lugar na to? Tanong niya. Sa ninong kong property na to. Para to sa opisina ng agency niya pero tinigil muna kasi paalis-alis siya ng bansa. Sagot nito. Lumingon siya rito. Really? Kaya pala malakas ang loob mo na mag-invade dito? Tumawa ito. Hindi naman. Gusto lang namin dito ni Mateo kasi malayo sa school. Walang ingay, walang pressure. She remained looking at him. Madalas kami rito kapag may problema ang isa sa amin. Paminsan-minsan, tumatagay, pantanggal hassle. Anong problema? Tanong niya sa kahumarap dito. Marami. Pera, school, pamilya, babae. Tumingin to sa kanya. Well, madalas si Mateo lang may problema sa babae. Natawa siya. Bakit defensive ka? Nililinaw ko lang. Pagtatanggol pa nito sa sarili na lalo niyang kinatawa. Okay, sinabi mo eh. Nasabi na lamang niya. Sa lugar na to lahat ng bagay pwede namin pag-usapan. Hindi man masolusyon ng problema, at least nalalabas namin, di ba? Now I figure out why you are so organized at everything. May paraan ka para mabawasan ang load sa utak mo. Meron kang lugar para mapagtamba ka ng lahat. Nasabi niya. Kaya nga kita dinala dito eh. Hindi pa naman puno ang lugar. Pwede ka pang dumagdag. Napangiti siya sa sinabi nito. Yeah, thanks. Pwede mo nang simulan ngayon. Anito. Hindi siya umimik. Wala sa loob ng nilibot niya ang paningin sa paligid. Hanggang bumalik yon sa mukha ng binata. Nakatitig ito sa kanya. That particular look made her shiver. Nailang siya dalibang dinudulot niyon sa tibok ng puso niya. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sabi nito at bumuntong hininga siya. Hindi kasi lang mommy ko sa daddy ko. Actually, may pamilya na siya. Tapos? Late ko lang nalaman, kasal na si daddy sa iba. That makes me bastard. Alam ko lang ngayon kung bakit hindi nagumpakasalan ng mommy ko. Isang beses ko pa lang siya nakikita sa buong buhay ko. That was when I was 7 years old. Sa birthday party ko, pinatawag lang niya ako noon sa guest room. Binati lang niya ako at binigay ang regalo niya. Pagkatapos niya, nawala na ulit siya. Kapag tinatanong ko noon si Ate Lani, palagi lang niya sinasabi na hindi pwede magsama ang parents ko. Why was that so? Hindi mo ba naisip? Ang totoo? Putol niya sa sasabihin pa nito. No, dahil umaasa akong anong oras narating ang daddy para sa akin, sa amin. The moment was depressing for Tessa. Bagaman inuungot niya kay Ate Lani ang kawalan ng oras sa kanya ng kanyang mga magulang, hindi nito kailanman naging narinig ang totoong salaubin niya. Yun ang unang pagkakataon nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Bigla, nanikip ang dibdib niya. It was the most sensitive issue she had been avoiding these past years. Si Tristan lang ang pinagsabihan ng tungkol sa mga hinanakit niya. My mother never showed me love. May mas oras pa siya sa trabaho kaysa sa akin. Si Ate Lani nagpalaki sa akin with my mother's abundance. Aniya sa basag na tinig. Pinigil niyang mapaiyak. Ayaw niyang makita ni Tristan ang pagluha niya. Ayaw niya na kaawaan siya nito. Baka may dahilan ng lahat, sabi nito. Nagkibit balikat siya. Yeah, malinaw sa akin ang dahilan. Hindi ako kayang panindigan ng daddy ko kagaya ng hindi ako kayang tanggapin ng mommy ko. Tumingin ka na lang sa positive side. Meron yan, trust me. Like what? That I live like a rich bitch? Na nakukuha ko lahat ng gusto ko dahil mayaman ako. Of course, that's true. Dapat nga magpasalamat pa ako dahil hindi ko kailangan maging working student para lang makapag-aral. I don't need to get the highest grades to have those scholarships. Pwede ako maging kahit sinong gusto ko dahil mayaman ako at anak ako ng sikat. Pero ano? Tuluyan na siyang napahikbi. Ganito ako. Tessa, sambit ni Tristan. Kinabig siya nito para yakapin. Lalo siyang napaiyak. Hinayaan lang siya nitong humagulgol habang hinahagod ang kanyang likod. Tristan, nag-angat siya ng tingin. Hinaplos itong pisngi niya. Sana hindi ka magbago. Sana kahit nalaman mo ng totoo. Huli na para sa itinilip ito ang saloobin. Dahil sa isang iglap, sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Pumikit siya. Puro ng pananabik na tumugon siya sa halik nito. Humigpit ang pagkakayakap ito sa kanya. Unti-unti, lumalalim ang halik nito. She answered with an even greater intensity. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tristan? Habol niya ang kanyang hininga nang pakawalan nito ang mga labi niya. Yakap nila na mahigpit ang isa't isa. Mahal kita. Saglit na napigil ni Tess ang kanyang hininga. Tila lumipad ang katinoan niya ng mga sandaling iyon. At di niya alam ang sasabihin sa binata. Tanging mahigpit na yakap at pagluha ang naitugon niya kay Tristan. Noon lamang siya naging ganoon kasaya. Sa buong buhay niya, that someone loved her and she wanted to love him back.